Sa mga balitang mayroong pag-asa, anim na distrito sa Area 1 ng Northern Luzon Mission masayang nagtipon sa unang camp meeting makalipas ang 2 taon. Manila Adventist College muling pinagdausan sa 2 pagkakataon ng National Moot Court Competition ng International Red Cross. Stewardship Emphasis Fellowship idinaos ng mga Adventista sa Upper Laguna District sa Nagkarlan Adventist Church. Daniel and Revelation Revival Series nagbigay ng bagong tibay sa pananampalataya ng mga miyembro ng Lipa Adventist Center Church. Mga bagong volunteers sa Mountain Provinces Mission nagkaroon ng matibay na pagtatalaga matapos sumailalim sa medium ministry training. Third quarter Bible quiz isinagawa ng Central Luzon Conference Area 10 Youth Federation. Malaban Adventist Church ACS namigay ng tulong sa mga kababayang nasalanta ng bagyong paing. Education Sabbath Program idinaos sa pangunguna ng mga mag-aaral ng Legazpi Adventist Elementary School. Unang face-to-face week of prayer makalipas ang 2 taon, idinaos na muli ng San Jose Adventist Elementary School. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Masayang nagtipon ang 6 na mga distrito ng Northern Luzon Mission Area 1 sa camp meeting na idinaos para sa taong ito sa Lawag, Ilocos Norte. Doon ay kanilang sinariwa ang mga pagpapala ng Diyos sa kanyang pangunguna at nagkaroon ng pagtatagumpay sa kanilang mga paglilingkod. Nagbabalita si Sam Hilbano. Kasabay ng pagtatapos ng pandemya ay siya rin pagbabalik ng mga naantalang programa gaya na lamang ng taunang NLM camp meeting na kung saan kasalukuyang ginaganap dito sa lungsod ng Lawag, Ilocos Norte na kung saan ito ang unang destinasyon ng pagtitipong ito. Ang nasabing meeting na may temang I Will Go Get Involved ay masayang dinaluhan ng 6 distrito ng Area 1. Ang sentrong layunin nito ay magpagsilbihan ng ating mga kapatid at magbigay ulat na din sa mga matagumpay na programa ng misyon bunga ng pagbahagi sa pag-iibanghelyo. Ating sariwain ang mga ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Mga church planting na bago nating tinayo, mga 14 bagong iglesyang tinatag. Sa iba't ibang departamento ng ating misyon ay nakita po natin ang pagsulong ng gawain. Ang pinakamahalaga ay yung panilbihan ng mga administrador natin, yung mga direktor natin sa misyon, na ipadama din yung pagmamahal nila sa mga kapatid natin dito sa buong probinsya ng Ilocos Norte. Parte din ng programang ito ay pagkolekta ng alkansya ko, alay ko, pagkasagawa ng isang Sabbath School Teacher's Graduation at pagbabahagi ng mga direktor ng bawat departamento ng mga nakaabang na programa para sa darating na taon na kung saan labis na kinasaya ng ating mga kapatid. Siyempre, masaya at saka talaga nagagalak kami sa lahat ng mga tao. Tingnan mo nga ang daming tao ngayon. Sa katagal na sinabi ko nila, katagal na wala. Kaya ayun, masaya. Inaasahan na ang nasabing programa ay magpapatuloy sa susunod na Sabado na gaganapin sa Ilocos Sur. Kaya naman inaanyayahan na ang ating mga kapatid ay makiisa sa pagtitipong ito. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Sam Hilvano para sa Hope Today, NPUC News. I will go get involved! Muling napili ang Manila Adventist College upang pagdausan ng National Moot Court Competition sa pangunguna ng International Red Cross. Ito ay ang 2 pagkakataon na mapili ang MAC para maging venue sa nasabing competition na kinabibilangan ng 11 law school sa buong bansa. Ang iba pang detalye nasa balita ni Rodel Omayana.
Pagkaraan ng mahigit 2 taong pandemya at sa 2 pagkakataon ay muling ginanap dito sa Manila Adventist College ang National Moot Court Competition of the International Red Cross. Sa pakikipagtulungan ng International Committee of the Red Cross Philippines o ICRC, binuksan ng Philippine Red Cross ang taunang kaganapan kasama ang 11 law school sa Pilipinas na nagpakita ng kanilang husay sa pag-interpret at pagtanggol ng mga kasong may kaugnayan sa international humanitarian law at human rights. Layunin ng kompetisyon na maunawaan ng mga law student ang international humanitarian law at ang mga kaugnay na kontemporaryong isyo nito. Inorganisa ito upang mag-alok sa mga kalahok na estudyante ng pagkakataon na mahasa ang kanilang mga kasanayan sa paghayag ng kanilang mga argumento, ipakita kung paano lapatan ng mga solusyon ang mga pangyayaring may kaugnayan sa karapatang pantao. That serves to present students from different universities scenarios related to a discussion on a violation of the international humanitarian law or a war crime. So it's a scenario, they discuss it, they debate among themselves. Bago ang formal na pagsimula ng kompetisyon ay nagsama-sama muna ang mga kalahok sa isang welcome dinner na inihanda ng MAC administration kasama ang kinatawa ng Philippine Red Cross at International Committee of the Red Cross. Sa 2 pagkakataon nga ay napili ang Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence na muling maging katuwang sa mga aktibidad na ginanap sa iba't ibang venue sa loob ng campus. Well, I would like to thank MAC wholeheartedly for accepting to host this National Moot Competition. It's very, very important to highlight that MAC is the first university to host it after 2 years of holding this competition. Ang mga mananalo sa bawat round ay pipiliin ng isang panel ng mga ekspertong hukom mula sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno, akademya, Philippine Red Cross at International Committee of the Red Cross. Ang isang linggo ay nagtampok din ng isang role-play competition na naglalantad sa mga mag-aaral sa mas malawak na gawain ng Philippine Red Cross at ng International Committee of the Red Cross. Nalulugod naman ang isa sa mga governor ng Philippine Red Cross na si Attorney Lorna Capunan na maraming law students ang patuloy na lumalahok at handang buksan ang kanilang kamalayan sa international humanitarian law at human rights. International humanitarian law, at the end of the day, it's not about learning it in books. It's not about what they learn in school. It's about applying respect for human life, especially during the times of armed conflict, no? And sa mga participants natin, to me, they could be just participants, but they are all winners already. The fact that they're willing to come all the way from 11 schools all over the country. Magsisilbi sanang malinaw na tanglaw tungo sa pagpapalakas ng tunay na pag-asa sa ating mga kababayang nakararanas ng pang-aapi at panggigipit sa kanilang mga karapatang pantao. Ang nanalong kupunan ng Moot Court mula sa University of San Agustin ay magpapatuloy sa pakikipagkompetensya sa 2023 Regional Moot Court Competition sa Hong Kong. Ang kupunan mula sa Philippine National Police Academy naman na nagwagi sa International Humanitarian Law Role Play Challenge ay magkakaroon din ng pagkakataong lumahok sa 40th edisyon ng John Pictay Competition sa Albania. Mula rito sa Manila Adventist College, layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Rodelo Mayana nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. May kasiyahang nagsidalo ang mga Adventist churches sa Upper Laguna District sa idinaos na Stewardship Emphasis Fellowship sa Nagcarlan, Laguna. Sa pangunguna ng North Philippine Conference Stewardship Ministries at ng kanilang district pastor, sila ay nagkaroon ng matibay na hangaring manatili sa pagiging mga tapat at mabubuting katiwala ng Panginoon. Ang kabuang balita, hatid ni John Iverson Arvesu. Nag-announce ng Upper Laguna District ang isang fellowship na patungkol sa stewardship nitong November 11, 2022 na ginanap sa Nagcarlan SDA Church. Sa pangunguna ni Pastor Gerardo Estabilo, ang kahalagahan ng pagiging katiwala dito sa lupa ay naging mahalaga sapagkat ito ay blessing na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa. Dito po isang susik sa inyo na. Yan po yung kwarto doon, natin po yung red, lahat po pwede nyo ay inyo ng Panginoon. Ito po'y para sa inyong kwarto. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa matagumpay na
misyon ng ating pagdalaw dito sa Upper Laguna District sa pamamagitan ni Pastor Dave Arnedo. Napakaganda at napakagatibo ng ating ginawa dito. Inaward natin ang dalawang plaque na bronze at saka platinum na ang mga kapatid ay lubos na nakita ang pagpapala ng Diyos sa nakaraang buong isang taon. At inakay natin ng mga kapatid na ang kanilang pagtatalaga sa Panginoon ng handog ay gawin nilang porsyento ang handog. Katulad ng porsyentong sistema ng tithe. At ang mga kapatid ay talagang lubos na na-inspired na kanilang ibigay sa Panginoon ng lubos na pagtataka. At sana dalangin ko ito'y maging commitment natin hanggang sa second coming ni Jesus Christ. At ang mga kapatid ay lubos na magpagamit sa gawain ng Panginoon. Atin pong ipinagpapasalamat sa Diyos ang kanya pong kabutihan na kanya pong itinanim sa puso ng mga kaanib sa iglesia ang pagtatapat. At ang katapatan ito ay tunay na isang malaking kasangkapan upang magupang iglesia at pakisangkot sa gawain ng pagiging. At kami nagpapasalamat sapagkat kanyang isinugo si Pastor Estabillo na sa pamagitan niya ay higit pang napalakas ang mga pananampalataya ng mga kapatid upang sila'y lalupan na magbigay at maging kasangkapan hindi lamang sa kasalukuyang gawain ng distrito kundi sa mga hinaharap pa upang ang mga tao ay maihinda sa kanyang malapit na pananampalataya. Kaya po aming pinapapasalamat na sa pamagitan ng stewardship compliance program ay higit pa ang mga kapatiran ay nakaunawa ng tunay na kahulugan ng pagiging isang tunay na katiwan. Layunin magatid ng balita na may dalang pag-asa. Ako si John Iverson Previso, nag-uurat para sa Hope Today at PUC News. Nagpatibay ng pananampalataya ng mga Adventistang miyembro at mga nagsidalo ang revival series na ginanap sa Lipa Seventh-day Adventist Center sa Lipa City, Batangas. Sa pagtalakay ng mga katotohanan at propesiyang nakatala sa mga aklat ng Daniel at Revelation, sila ay muling naihanda sa pagharap sa mga pagsubok at kaganapan sa huling kapanahunan. Si Celine Dublas para sa report. Upang mapalawak at maihanda ang bawat miyembro ng simbahan, nagkaroon ng revival and reformation patungkol sa propesiya ng Daniel and Revelation dito sa Lipa SDA Center. Pinasimula ng sama-samang pag-aaral at pakikinig ng mga Adventista sa naturang seminar noong Sabado ng hapon na kung saan naramdaman agad ang napakalapit na pagdating ng ating Panginoon. Ang layunin po ng series na ito, ng Daniel and Revelation Seminar na may pamagat na pagtuklas sa lihim ng kawakasan ay patuloy na series upang muling sariwain ang paghahanda sa mga panahon ng malapit ng pagdating ng Panginoon. Isa sa mga requirements o kinakailangang matutunan para sa pagpapatibay ng pundasyon ng pananampalataya. Minabuting makilahok ang mga Master Guide Trainees sa nasabing seminar. Bilang isang MGT po ay kinagagalak ko po na ako po ay maka-attend ng Daniel and Revelation Seminar na ito sa gabi-gabi na matututunan ko po ng mas malalim pa ang salita ng ating pong Panginoon sa propesya po na kanyang ay pinagkakaloob sa atin na tayo po ay manindigan sa panahon na ito na kung saan maraming mga kaguluhan at mga tukso sa ating paligid na kailangan nating maging matibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat po. Pinagpala ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe ng kaligtasan upang mahanda ang bawat isa sa nalalapit na pagdating ni Kristo. Narito ako ngayon sa Lipa Center Church sa isang revival featuring Daniel and Revelation. At dinadala namin ito upang ipaalaala sa panangating henerasyon ay ngayon nakakalimot na ng tungkol sa ating mga prophetic na mga pag-aaral. Tunay na napakalapit na ng pagdating ng ating Panginoon dahil nararanasan na ang mga tanda nito. Ang pagsasaliksik sa banal na kasulatan ay nararapat na pagtuunan ng pansin upang ang bawat isa ay maging daluyan ng katotohanan para sa iba.
idalangin na ang bawat isa ay makisangkot sa pagpapalaganap ng mabuting balita upang maraming mga tao ang mahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Celine Arbando Blas, nag-uulat. Sumailalim sa Media Ministry Training ang bagong teams and volunteers sa Mountain Provinces Mission. Sa pamumuno ng North Philippine Conference Communication Department, Hope Channel Philippines at Adventist World Radio Manila, sila ay nagkaroon ng bagong kalaman at pagtatalaga sa pagbabahagi sa media ministry sa radio, TV at internet. Nagbabalita si Jackson Claudio. Matagumpay nga isinagawa kamakailan dito sa Mountain Provinces Mission ang isang media training. Dahil nga sa mga kaliwatkanang pagsubok na nararanasan sa buong daigdig kagaya nga ng pandemya, hindi naging hamon o hadlang ito upang maisakatuparan ang makasaysayang pagganap na isinagawa kamakailan sa Mountain Provinces Mission Headquarters ang isang media training. Pinangunahan nga ito ng NPC Communications Department at ang naturang training sa pangunguna pa rin nila Pastor Joel Sarmiento, Pastor Nerio Caranza at ng Hope Channel General Manager Cesar An. 10 ng buong NPUC media team bilang mga naging speakers at nanguna nga sa naturang training. Ang 2 araw nga ng media training ay sumasaklaw sa mga sumusunod na topiko: news writing, media ministry direction, Hope Channel and AWR update, broadcasting guidelines, building strong relationship with viewers and listeners, feedback and follow-up broadcasting tips, at radio training. Rinaluhan nga ito ng mga media enthusiasts ng buong MPM territory, mga kabataan, communication leaders, mission workers, mga bisita at iba pa. Ayon sa mga dumalo, isang napakalaking pagpapala nga ang naturang media training sapagkat sa pag-attend ko po sa media ministry seminar na ito is marami akong natutunan. It's a blessing for me since I'm an IT student. Marami akong natutunan the way you present videos, the way yung mga technical terms, mga ganun. And I can use this para sa paglago ng pag-share sa Panginoon. Napakalaking bahagi ito sa pagbabahagi ng mga magandang pabalita sa lahat sa pamamagitan pa rin ng media platform. Ang media training po na ito na nangyari ay napaka-importante po sa akin at sa aking buhay dahil ito ay nagbibigay sa akin ng mga guide kung paano ko po kausapin ang aking mga kaibigan sa pamamagitan ng social media. Kung paano ko po isasama, kung ano ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Dalangin din ng mga speakers na patuloy na magsama-sama ang mga kapatiran sa pagtataguyod nga ng gawain sa media ministries sa lahat ng pagkakataon. Ano mang paraan sa TV, sa radio, or sa internet, sa social media, sa Facebook, sa YouTube, kayo naglilingkod or sa ano pa mang kaparaanan. Let us continue on reminding ourselves that we are the breeds of hope. Isa sa mga objectives ng media training ay i-equip natin ang ating mga volunteers. Naniniwala po kami na sa mga bagay na aming ibinahagi sa kanila, mas magiging matagumpay ang paglilingkod ng bawat isa at maraming mga taong maihanda sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Nagtapos ang naturang media training sa isang commitment service na may dalang hamon sa bawat isa na patuloy na makibahagi sa gawain ito hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. We praise God sapagkat mayroong panibagong commitment ang ating mga media volunteers na sa mas maganda at more passionate work sa ministry upang mas lalong maipalaganap ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng media ministry. Mountain Promises Mission, I will go! Ang naturang media training ay matagumpay na naging pagpapala at biyaya sa lahat ng dumalo at ang kanilang mga kalaman ay tunay na nadagdagan at dalangin nila ay patuloy silang maging Bridges of Hope. Nagatid mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Mountain Provinces Mission, Baguio City, Jackson Claudio para sa Hope Today, NPUC News. Kinasangkutan ng mga kabataang Adventista ang area-wide Third Quarter Bible Quiz na ginanap sa Signal Rooftop Adventist Church, Lower Bicutan, Taguig. Ang nasabing quiz ay pinangunahan ng Central Luzon Conference Area 10 Adventist Youth Federation. Sino-sino ang mga nanalo? Alamin sa ulat ni Don Gonzales. Area
Area 10 ng Central Luzon Conference, nagsagawa ng third quarter area-wide Bible quiz dito sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church, South Taguig District. Ang saklaw ng nasabing patimpalak ay ang 15 hanggang 21 na fundamental belief ng Seventh-day Adventist Church. Sa pagsimula, nagbahagi ng pambungad na pananalita si Brother Arturo Capatar mula sa South Taguig District. Sinundan naman ito ng pag-awit ng opening song na Tell Me the Story of Jesus sa pamumuno ni Sister Shaina Pulido mula sa Bethel Church. Ang pambungad na panalangin naman ay binahagi ni Brother Miles Poblacion mula sa North Taguig District. Bago magsimula ang quiz proper, ay inilahad muna ng mga quiz masters na sina Sister Madeline Polidario at Sister Amer Polidario ang game mechanics. Ang quiz ay nahati sa tatlong bahagi, ang easy round, not so easy round, at easy to give up round. Ang pagkilala at pagbibigay ng sertipiko sa mga nagwagi at mga lumahok na distrito ay pinangunahan ni na Sister Jessamy Mapute, Area 10 Youth President, at Brother Tim Bernard Polidario, ang Vice President Religious. Kinilala bilang second runner-up ang Paranaque Center Church District na nagkamit ng 45 puntos. Kinilala naman bilang first runner-up ang Paranaque District na nagkamit ng 46 na puntos. Kinilala naman bilang kampyon ang South Taguig District na nagkamit ng 62 puntos. Naging masaya at matagumpay ang third quarter Bible quiz sa tulong ng ating dakilang Panginoon at gayon din sa suporta ng mga kabataan, kapatiran at mga opisyales ng Area 10 Youth Federation. Antabayanan ang mga susunod na anunsyo ukol sa nalalapit na mga aktibidad mula sa Area 10 Youth Federation para sa iba pang impormasyon. Mula sa South Taguig District, ako si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today NTUC News. Umabot sa 160 pamilyang apektado ng nagdaang bagyong Paeng ang tumanggap ng tulong na hatid ng Malaban Seventh-day Adventist Church. Isa ang barangay Wawa sa Malaban, Binian, Laguna, sa lugar na nasa lanta at binahadulot ng malakas na pag-ulan noong kasagsagan ng bagyong Paeng. Kaya naman ayuda ang hatid ng Adventist Community Services para sa kanila. Ang kanilang paglilingkod, balitang hatid ni Charlene Lasconia. Pinsalang iniwan ni Bagyong Paeng bakas sa mga nasa lanta sa bayan ng Binian, Laguna. Maraming lugar ang sadyang naapektuhan at napinsala dulot ng pagpasok ng Bagyong Paeng sa ating bansa. At katulad ng ibang lugar, ay lubos din naapektuhan ng bagyong ito ang Barangay Malaban sa Binian, Laguna. Isa sa mga kalye ng barangay na ito ang tinatawag na Wawa, kung saan makikita ang maraming bahay na lubog sa baha. Sa taas ng tubig ay kinakailangan pang sumakay ng bangka upang makarating sa paroroonan. Dahil dito, agarang umaksyon ang lokal na simbahan ng Malaban Seventh-day Adventist Church upang makapagbigay tulong para sa mga taong nasa lanta. Sa pangunguna ng Departamento ng Adventist Community Services, noong 5 Nobyembre taong 2022, ay nilibot ng mga Adventista ang lugar na naapektuhan kasabay ng pag-abot ng tiket para sa kanilang makukuhang tulong na nasa likurang bahagi ng mga librong babasahin na magbibigay pag-asa sa kabila ng kanilang sitwasyon. Kinabukasan ng araw na iyon ay umabot sa 160 pamilya ang nabigyang serbisyo at napaabutan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang natanggap na isa sa pangunahing pangailangan ng tao. Dumarating sa ating buhay na tila naglalaho ang pag-asa na ating pinanghahawakan. Ngunit nariyan ang Diyos na kailanman ay di nang iwan at di nagbago ng kanyang pagmamahal. Diyos na sa kanya lang masusumpungan ang tunay na pag-asa. Ako po si Charlene Grace Lasconia, nag-uulat para sa Hope Today News. Espesyal na programa na nakatuon sa Adventist Education ang idinaos sa Legazpi Seventh-day Adventist Church. Ang nasabing program ay masayang pinangunahan ng mga mag-aaral mula sa Legazpi Adventist Elementary School at naging pagpapala sa mga nagsidalo. Ang kabuuang balita
hatid ng KID correspondent na si Milka Bareha. Education Sabat ang naganap na programa sa Legazpi Adventist Church noong Sabado. Ang mga mag-aaral ng Legazpi Adventist Elementary School ang nanguna sa Sabat School at Hour of Worship sa Araw ng Pagsamba. Ang Sabat School Worship ay inumpisahan ng pag-aawitan. Ang superintendent ay isang grade 6 pupil, si Jeyos Halig. Ang grade 5 pupils naman ang nagbigay ng mensahe ng awit bago ang mission story ng grade 1 pupil na si John Fred. Full of inspiration naman na ang special feature ng grade 6 pupils na may pamagat na God Chooses Ordinary People. Sunod naman ang gift of talents ng bawat grade level. Ang grades 2 at 3 at kinder ay naghandog ng mga makalangit na awitin. Ang mga grade 1 naman ay naghandog ng mga memory verses with action tungkol sa creation. Ang grade 4 naman ay nagbigay ng napakagandang interpretative song. Choral speaking naman ng Shepherd Sam ang ginawa ng grade 5 pupils. Napakasaya po ng ginawa namin pong EDOC Sabat. Natutulungan po kami matrain. Ang Hour of Worship naman ay pinangunahan sa pag-aawitan ni Kena Extoras. Offertory reading at prayer naman ni C. John Villegas. Scripture reading at prayer ni Ebenezer Hugo. Ang tagapagsalita naman ng Education Sabat ay ang grade 6 pupil na si Jeyos Halig. Masaya po ako sa program na to kasi first time ko lang po itong mararanasan at binigyan po ako ng chance na makasali sa program na to kahit hindi po ako Adventist. Puno ng galat at tuwa ang mga magulang at mga guro sa success ng Education Sabat. Ang mga mag-aaral rin ay tuwang-tuwa sa paggamit ng kanilang mga talento sa pagsamba sa Panginoon. I'm happy to join the Education Sabat. I really enjoy it. Purihin at pasalamatan ang Panginoon sa mga batang ito na handang gamitin ang kanilang mga talento sa pagsamba sa Kanya. Patuloy ang ating dalangin na marami pang mga programa ang dumating kung saan mahahasa pa ang kanilang mga talento. Mula dito sa Legazpi Adventist Elementary School at may layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Milka A. Bareha, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Living for our best friend Jesus ang naging tema ng Week of Prayer ngayong Nobyembre ng San Jose Adventist Elementary School. Ito'y muling naisagawa ng face-to-face sa kauna-unahang pagkakataon makalipas ang dalawang taon at tunay na naging biyaya at pagpapala sa kapwa-guro at mag-aaral ng nasabing paaralan. Si Myra Jim Tanyedo para sa report. Makalipas nga ang dalawang taon kung saan ang mga paaralan ng ating iglesia ay nakaranas ng online classes, ang San Jose Adventist Elementary School sa muling pagbubukas ng klase ay nagsagawa ng kanilang unang face-to-face week of prayer sa taong ito na mayroong temang Loving Our Best Friend, Jesus. Naging tagapagsalita nila rito si Pastor Kelvin Fiecas, ang District Pastor ng South Occidental Mindoro 1. Siya ay nagbahagi sa mga estudyante ng mga magagandang mensahe patungkol sa ating Panginoon. Ayon sa kanya, mahalaga na ang mga kabataan ay maging kabahagi nito upang sila ay may akay sa tamang landas habang sila ay lumalaki. Ang kahalagahan ng Week of Prayer sa Adventistang paaralan ay unang-una ay upang maakay ang ating mga estudyante sa paanan ng Panginoon. Pangalawa ay makilala siya ng lubusan. At pangatlo ay tanggapin ng ating mga mag-aaral di kalaunan ng ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. At sila ay maakay sa tamang landas habang sila ay lumalaki. Nasa ikatuparan ito sa pamamagitan ng mga kaguruan sa elementarya sa pangungunan ng kanilang principal na si Sir Joseph Aznar na talagang porsigidong maisagawa ang aktibidad ng paaralan na ito. Dinaluhan ito ng mga estudyante mula sa iba't ibang grado kasama ang mga maliliit na bata. Ang Week of Prayer ay isa sa programa ng bawat paaralan. Ngayon pong taon, ito ay unang programa na aming isinagawa, ang Week of Prayer. Sa loob ng isang taon, kami po ay nagsasagawa ng dalawang beses nito. Ito po ay unang aming Week of Prayer ng San Jose Adventist Elementary School. Ito po ay aming pinagplanuhan at ng aming mga kaguruan
aming inisip na mabuti kung ano ang magiging tema ng ating week of prayer. Ito po ay Living for Our Best Friend, Jesus. Alam po natin na dapat nating madala ang mga kabataan sa paanan ni Kristo. At yan po ang ating adhikain at iyan po ang ating layunin ng ating paaralan. Ang mapalapit ang ating mga anak, ang ating mga bata sa paanan ni Kristo. Sa pamamagitan ng mga kwento at Bible verses na kanilang natutunan, sa kanilang murang edad nakilala nila ang Diyos bilang kanilang sandigan, kaibigan at tagapagligtas. Masaya po ako dahil madami po ako natutunan na kwento at memory verse dahil po sa Week of Prayer na nangyari po dito sa San Jose Adventist Elementary School. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Abangan ang God First, a Stewardship Revival Week Special atid ng inyong mga lingkod na Stewardship Directors sa buong NPUC. Magsisimula na sa Linggo, November 27, 7:30 ng gabi dito sa Hope Channel North Philippines Facebook page, sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. Maging tapat at mabuting katiwala, panoorin ang God First. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.